He went his way therefore, and washed and came seeing. The neighbors therefore that which before had seen him, that he was blind, said, Is not this he that sat and begged? Some said, This is he. Others said, He is like him. But he said, I am he. Last. Therefore said they unto him, How their thine eyes open? Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, sa aming pagkakataon lagi na pwede kong pagpalain sa pamagitan ng inyong mga salita, pagkinig at pagbabasa. We pray na kayo po ikilos sa amin, sa inyong lingkod especially. Makita namin na ma-accept namin ang reality, Panginoon, ng soul winning ay napag-importante, hindi lang importante, ito ay aming duty. So we pray na kayo po ay mamunguna sa amin. Kayo pong malaluhati lagi, in Jesus name we pray. Amen. Okay, hakap po na po. So, sino dito ang may sino may hobby sa inyo dito? Hobby. Anong hobby ni Ma'am Joanne? Hobby po, hobby. Kasi ang introduction natin is preference versus yun nga, hobby versus work or job. Kasi yung paglalaba po, work yun. Ano yung hobby? Ah, like ano nga? Sumba. Ayan, okay. Si nanay ulit, si nanay. Anong sabi mo? Trabaho yun, trabaho. Ano yung hobby? Sumba. Sports ba? Ikaw? Meron ba wala? Facebook, ayan. Ako na nagsabi. Ano ba, si daddy? May hobby pa ba si daddy? Ngayon pa? Minsan, lalawag sa tongsod. Okay. Si Brother James. May hobby ka ba? Yeah, basketball. Yan ang ano niya eh. Netflix ka pa? Yung free trial. Ay, free trial. Ubus oras natin dun. So, ano yung pinag-aiba ng hobby and work? Actually, pangalawa yan eh. Preference and duty. Anong pinag-aiba? Kung sinabing duty, kailangan mong gawin. Pag sinabing preference, minsan lang, gusto mong basketball, pwede. Pag wala, kahit niyaya ako, minsan, wala akong time. Hindi ka pwede nyo gawin, di ba? Anong pinag-aiba ng pwede kong gawin, tsaka kailangan kong gawin? Yeah, so, yun. So, yung mga duty ngayon, tsaka yung trabaho, kailangan mong gawin. You must do. Pero yung preference, yung hobby, pwede mong gawin, pwede hindi. Gusto mo, pero minsan, kahit nga hindi mo gusto minsan, pero madalas gusto mo. Pero kahit gusto mo, minsan di mo ginagawa kasi pwede mong hindi gawin kasi nga hindi naman siya kailangan gawin. Okay, naintindihan niyo ba yan? So, yun, ang title po nito is, hindi ko na ano yung title muna. Soul winning is life. Okay, sabi ng mga mahilig mag-basketball, ball is life. Basketball is life. Doon ko na ano yan. Ay, sabihin ng basketball is, yung pala, gano'n talagang maghapon. Sige, basketball. Ano ba yung sasabi ng iba? Facebook is life, ano mga gano'n? Ano pang iba? Ball is life. Yun lang talaga yun, no? Basketball is life. Yung iba naman? Drama is life. Kung ano man yan, di ba? Running is life. Diba, yung gano'n. Yung ano ko, di ba? Ano yung nakalagay sa ano ko? Running is life mga tayo, di ba? Kung ano yung hilig mo, pero hindi naman kailangan, pero gusto talagang hilig mo, binabaliktad nila, pero hindi totoo yun. Pwede akong tumakbo, kung mahilig ako tumakbo, pwedeng hindi. Pero hindi ko pwedeng gawin, at hindi ko pwedeng hindi gawin yung mga duty ko, at yung trabaho ko, di ba? So, anong trabaho ni tatay? Siyempre, bukod sa pastor, siyempre, sa work. Hindi pwede, kahit tinatamad ka, kailangan pumasok. Di ba? So, si daddy nga minsan, di ba? Kahit minsan ayaw niya. Kasi wala, nakapag-commit eh. Kaya ito mga bata, ito yung sabihin ko sa inyo lagi ha. Mag-ano kayo ng trabaho, di ba? Kahit doktor pa yan eh. Di ba iniwalang yung doktor daw pag ano, kailangan, umunta. Professional ka nga eh, pwede kang mamili ng ano mo dapat. Oras mo, di ba iniwala dun. Nag-ahapit yun, di mo alam, anong gustong bilhin sa buhay. Pag marami ng bahay, ano pa?
di ba? Basang anak, isa. Mga ganun. Mga ganun style eh, no? Okay, so naintindihan niyo po yung pagkakaiba ng preference between duty, hobby, versus job or work, and may do, tsaka must do. Okay, ngayon, ang gusto ko lang, ano, kasi yung gagamitin natin is yung ating chapter 9 ng John. Gusto ko lang banggitin na, of course, hindi tayo pareho exactly kay Jesus. So, siya ay Diyos, siya ay tao, nagkatawang tao, siya ay Diyos eh. So, siya yung pinaka-prime mover. Siya yung nag-umpisa nitong soul winning, yung parang title nito, Soul Winning is Life. Subtitle is Urgency and Consistency in Soul Winning. Okay? So, hindi tayo katulad ni Jesus sa maraming bagay, pero sinabi niya, yung iniwanan niya sa atin, di ba, he has committed to us the ministry of reconciliation. Ibig sabihin, yung ganyan, soul winning. Parang Diyos ay ma-reconcile sa tao, ang tao sa Diyos. Anong gagawin natin? Preach natin sa kanilang salita ng Diyos para maligtas sila. So, yun yung trabaho natin ngayon to. Ngayon, si Jesus ay, siya yung magliligtas, hindi, and siya yung sin talaga magbubuhay tayo sa mga patay, tapos dadalhin tayo sa langit. Siya yung gagawa nun, pero yung mga bagay na tayo yung dapat gumawa, yun yung pag-usapan natin ngayon. Soul winning, okay? So, sa atin, hindi naman bago yan. Di ba, kahit sino, kahit bago ka lang dito, sa Bana, si Salin, eh, kita nila, ginagawa natin, pinag-uusapan natin, ginagawa talaga natin. Kaya, pero ngayon, ang objective natin is that we accept the reality of the nature of this work of soul winning. So, may dapat maintindihan natin na hindi ito something na pwede mong mawala sa church. Na pwede mong, ay, palitan natin yan, ano, invite natin sila dito. Maganda yun, pero hindi yung kapalit. Hindi yung replacement. Pwede yung plus lang sa kanila. Na, ay, hindi ako pwede sa one-on-one, pero gusto kong umaten, no? Pero actually, pagkatapos doon, sasaulin pa rin natin sila, di ba? So, dapat maintindihan, i-accept na natin yan. Kasi ang naisip ko dito, ginagawa natin ito ngayon. Baka naman pag umama na tayo, umami na tayo. Ay, sa pastor, relax ka na lang, pastor. Ano? Di ba? Tanda ka na, pastor. Huwag ka na mag-soul winning. Hindi ganun. Hindi ganun. Hindi magtatapos to. Kasi trabaho natin ito. Makikita natin namin. Okay? So, why we should be consistent in soul winning? Yung pinaka-tangman dito. Bakit kailangan consistent? Yung sinabing consistent, lagi mong ginagawa. Kanina, napag-usapan natin yung consistency sa pag-attend. No? Kung di ka tayo makatend ng consistently, buti Stephen, lagi andito, di ba? Kasi dito siya nakatira eh. Pero pag lumaki yan, mag-iisip din yan, suatin ba ako? Oh, gisinukaling ka pa sa tatay mo, sabi mo, ay, may project ako eh. Linggo. Diba? Kaya kasi sabi ko, kahit doktor, ha, yan ha, kung sakali magkaroon kami ng perang pampadoktor, i-challenge natin yung idea na yan. Tingnan natin kung totoo talaga. Amen. Na pag doktor ka, kahit linggo, kailangan nasa hospital. Ay, loko. Yan tayo mga batang lolokon dito eh. Sinumpaan ko pa, sinumpa. Sumpa ka pa. Sumpa mo, may mili ka, okay? So, pray mo, magdo-doktor ka talaga, pero tingnan natin. Okay? So, bakit tayo dapat maging consistent? Number one, binasa natin yung ating text, ang kwento dito. So, maraming pagkakataon ng Panginoon ay nagpapagaling. Okay? Pero nagustuhan ko dito sa chapter nito, yung bandang uli. Yung may kalaban na siya. Para siyang ano eh, pwede mong comedy eh. Mamangha ka dito, di ba? Pero mamaya yun. Pero nangyari dito, merong isang tao, siya ay bulag. At hindi lang basta bulag, kasi ibang bulag, parang si, ano, natusok lang. Ay, nabulag siya, di ba? So, pwedeng palitan siguro ng mata. Okay? Itong, yung pinunto dito talaga, ano eh, blind from his birth. Mamaya, sabihin ulit, blind from his birth. Ano sabihin nung, mas mahirap yun eh, hindi niya alam nung utak niya paano, kung sakaling makakita man siya, kung may harang lang dyan, alis dyan, paano niya interpret yun, ng mata niya, ng utak niya, di ba, yung makikita niya. So number one, hindi, kwento ko muna yung pinakwento, di ba, so anong bandang uli, ito'y kinawaan ng Diyos, siya ay pinagaling, nakakita siya bandang uli, eh, ang dami nagtaka, ang dami namangha. Yung iba, nanampalataya sa Panginoon. Yung iba, naging kalaban ng Panginoon.
Bandang huli nga, yung bulag pa, siya pa yung... siya pa yung... hindi natin natapos eh, di ba? Pero bandang huli dito, 13 onward, siya yung tinatanong, oh, paano mo nangyari yun? Hindi, hindi pwede yun. Hindi naniwala yung mga Pharisee. Eh, nangyari na nga eh. Hindi, hindi naman, hindi ka naman natabulag eh. Kaya pag binabasa ko din, natawa akong ano eh. Ulit-ulit eh. Ba't ba yung tanong ng tanong? Sabi niya, di ba? Ha? Ang ginawa ng bulag, ay may ito, sige. Ang ginawa ng bulag, eh, tinulungan siya ng Panginoon, di ba binasa natin? Dumura siya lupa, yung lupa, ginawa niyang clay, nilagay sa mata. Huwag niyong gagawin yun, ha? Yung kapangyarihan ng Diyos na pagaling doon, okay? Ang ano, nakakita kayo ng bulag dyan. Okay. Kadiri yan. So, gusto ko lang pakita, number one, point number one, why we should be consistent in soul winning? Kasi pag sinasabi ko, soul winning is life, parang yun, basketball is life, pagod na ako, laro ulit. Eh, ito na yung buhay ko eh. Uy, weekend yun. Yung iba dun, lahat yung mga pastor, ganun ang kwento sa akin eh. Nakilala ako, taga Cebu, sabi. Alam mo, kung saan saan ako nakakapunta eh. Ah, ano ba ang ginagawa nyo? Naisip ko siyempre, pastor, siguro mag-soul winning. May programa. Ba't anong ginagawa? Basketball. Nakapunta ako ng saan saan, basketball lang pala pinunta. So, basketball is life, di ba? Sa kanila, ball is life. Pero sa atin, soul winning is life. Bakit? Kasi consistent, gagawin natin to hanggang tayo kunin ng Panginoon. Amen? Amen. So, bakit natin nga kailangan gawin yun? Kasi number one, nakita nyo dito, sabi dito, may mga taong bulag. Diba? Bata pa siya, bulag na, pinanganak siya, bulag na siya. So, apply natin spiritually. Lahat ng tao actually is bulag. Okay? Point number one, people are in need. People are in need. Kailangan ng Panginoon, kailangan ng tao ng kaligtasan. Kailangan nila makakita. At di sila makakita, isa sa mga paghahalintulog ng Diyos sa kaligtasan na pagpakikilala, pagkilala sa Panginoon ay sa pamamagitan ng paningin, di ba? Kilala mo ba siya, no? Hindi, hindi ko pa nakita, eh, di ba? Ibig sabihin, alam natin, ang kilala natin ng isang tao, pag nakita mo na, though, kami, dami namin sa trabaho, nakikita, kilala namin sa pangalan kasi sa email. Ito yung role, ito yung pangalan, ito yung email, yun na yun, mag-uusap namin nun. Oo, oh, yun lang kilala, pero hindi mo nakita, kaya iba naglalagay ng picture. Pero importante yung makita mo yung tao, doon mo siya nakikilala. Isa yan sa ginagamit ng Panginoon na pagkilala mo ba ang Diyos? Kilala mo ang Diyos? So, hindi ka pwedeng makilala ang Diyos, hindi ka maligtas ka. Dapat kilala mo ang Diyos, tinanggap mo siya to Jesus, saka ka maliligtas. So, ngayon, i-equate natin yun. Yung kaligtasan equals pagkilala sa Panginoon. Okay? Ngayon, paano makakilala? Kung bulag ka nga. Diba? So, ngayon, anong ginagawa ng Panginoon ngayon? So, kahit tayo, mga soul winner tayo, anong ginagawa natin? Hindi natin pwedeng sunod ka na sa akin sa panalangin. Wala na akong time eh. Hindi ko na-explain, hindi mo na-intindihan. Basta sunod ka lang sa akin, maliligtas ka daw eh. Hindi yung panalangin ang nagligtas. Ang nagligtas ang Panginoon, pero kailangan makilala mo siya, maintindihan mo yung mga bagay na to, na wala kang magagawa, sa kasalanan mo, hindi mo kaya. Hindi sa kabutihan, ikaw yung maliligtas, hindi. Kailangan, maintindihan mo muna yun, tapos ma-appreciate mo ngayon. Kailangan mo ng tagapagligtas, at sino pala yung tagapagligtas? Bakit siya tagapagligtas? Bakit niya kaya mag... Isa-isayin mo yun. So, yung mga kabulagan ng mga taong yan, madalas natin tinatanong, lahat ba ng tao, anak ng Diyos? Ilan ang kabatayan? Ilang beses? Ilang alam mo kabatayan? So, pinapakitaan sa kanila na hindi lang kabatayan is physical. So, ganun din dito, yung pagkikita natin, seeing natin, hindi lang din physical. Ang seeing natin ay spiritual din. Pag hindi mo naintindihan, hindi mo kilala ang Panginoon, hindi mo siya nakita at hindi ka maliligtas. Okay? Ito yung parallel natin dito gagamitin, no? Kaya number one, people are in need. Nakita mo dyan yung mga taong to, bulag. Anong kailangan niya ngayon? Kailangan nilang makakita. At sa gospel, sa soul winning, paano gagawin mo? Ikaw muna yung mag-aral. Aralin mo yung pinakamabilis at pinaka-effective at walang sablay. At syempre, yung mga sub, ano pa niyan, alam mo yung mga itatanong niya, di ba? Kaya may soul winning seminar tayo. Yung mga possible na itanong niya, aralin mo rin. Pag diniliver mo ngayon, parang Panginoon, mayroon siyang technique na hindi natin alam. So, at this point, napagaling niya yung bulag,
tayo ngayon, paano mapagaling yung bulag spiritually? Through soul winning. Okay, so number one, marami na ang kailangan, maraming bulag ngayon. Okay? Marami dyan, successful sa buhay, hindi alam kung saan sila pupunta. Ilang beses, ilang taon lang ang mabubuhay. Sabihin natin, 80 years, ang tagal na nun. Sa impyerno ka na? Mapahig ka ba nun? Pero maraming ganun, maraming taong ganun. Nakakaawa sila. Okay, kaya people need the Lord. No? People is in need. Dahil sila yung vlog. Kaya kailangan natin maging consistent. Kasi pag hindi ka consistent, ano, katulad dito na, magkita kanina, meron ngayong mga Pentecostal dyan. Nawawala ang kaligtasan, repent of your sins. Okay, tawag po sa amin, kapatid, hindi na namin yan, ano, pero sige lang. So, ang daming yan, iba-iba ang Bible nila, bulag, no? Kala nila, ligtas sila. Yung tinanong mo, paano ka naligtas? Tinanggap ko po si Cristo, tama. Di ano mo pa, tawag doon, pinaprobe mo pa, diagnose. O paano po managkasala? O siyempre sa impyerno, ay pambihira. Ay ka lang, kala ko ba, ligtas ka na, MCO, hindi ka nagkakasala ngayon. Nagkakasala? Wala eh, hindi, bulag, di ba? Paano mo nasabi nga? Kasi nga, pag sinabi sa kanila ng pastor nila, pastora pa nila, which is walang pastora sa Bible na maayos, rebellion yun sa Diyos, di ba? Sinabi sa kanila ng pastora nila, paulit-ulit, okay, fellowship tayo dito, dito kayo sa Panginoon, kahit hindi, in church nila. Pag paulit-ulit mo na narinig yung mga maling doktrina, akala mo, tama na. Okay, sabi nga nila, yung propaganda, definition ng propaganda daw, ang kasinungalingan daw, paulit-ulit mong marinig, mayiging totoo rin sa iyan. Ganun sila, mga taong walang pagkakilala sa Diyos at ang katotohanan. Ang katotohanan, mag-surface yan. Lalabas yan. Kung ahayaan mo siya, kung sisikilin mo yan, yung mga tao, kawawa. Pero pagpapalagay nila yung kasinungalingan na katotohanan, inaral nila yan. Ang, alam ko, ganun yan, yung propagandist ni Hitler daw. At ginagamit ngayon sa China. Kaya ginagawa sa kanila ito, talagang binibrainwash. So, meron din naman sa US na gano'n, kahit sa Pilipinas. Pero especially yung mga komunista. Pero sinasabi ko lang dito, yung mga taong bulag, hindi nila kaya makita. So, kailangan silang ma-enlighten, kailangan nila katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Sino gusto mabulag dito? Ang hirap, ini-imagine mo pa lang, di ba? Medyo nagkaroon ka lang ng... Si Sir Alex, di ba, isang pata pa lang ngayon. Eh, nagkaroon ka na ng kulitis, sakit na, hindi ka makakayon. Magkaroon ka ng muta, ng sore eyes, di ba, ang hirap. Ayaw mo na mag-drive, di ba, definitely, hindi ka mag-drive nun. Ang hirap nun, konting ano mo, bangga ka eh. Ang hirap ng bulag. Ang hirap din na kita'y nasa harapan mo, tapos tumatakbo ka, nasa harapan mo, di mo makita na maayos. Ganun-ganun spiritual itong mga to. Di ba? Kasi tinutulungan na nga ako eh. Ano ba, di mo ba naiintindihan na ligtas ka? Pag ligtas ka, anak ka ng Diyos, binigay siya yung regalo, tinanggap mo, hindi na babawiin. Eh, kaso paano kung mawala yung regalo? Hindi naman physical yung nag-usapan, ginamit lang natin yung ano, physical example. Pero kung everlasting life yung regalo, binigay sa'yo, eh, hindi mo, mawala ba yun sa pupunta everlasting life? Sige nga. Bulag eh. Kasi naloko sila, amen? So ngayon, consistency dapat sa part ng soul winner. Ikaw mismo, dapat ma-convince ka na tama yung pinipinis. Pag hindi, mahina ka, ayaw mo rin mag-soul winning kasi alam mo, mapahiya ka, magmukha kang tanga. Kasi hindi muna inaral yung dapat mong aralin, tapos babanat ka dyan kasi, kasi sila ginagawa yun, dapat kami rin. Ganun yung mga yan eh. So, hindi tama yung kanilang source, ng kanilang tawag dito, ng confidence nila, tayo dapat tama. So, paano ka magkakaroon? So, una ito, dapat ma-realize mo na kailangan ng Panginoon, na kailangan ng tao ang Panginoon. Kailangan nilang maligtas, basically. Sino man din kailangan ng kaligtasan pag solving nito, alam mo yan eh. Lahat ang tanungin mo, especially sa Pilipinas, kahit na paano, konti pa yung 80s na loko-loko dito. Konti pa naman. Pero sabi niya, kailangan ko po. Yung kahapon nilapitan namin, kala kong taray. Mukhang mataray yung alay, di ba? Sige lang, malay mo. Yun, tumanggap din.
Kesyo, kami naglilingkod kami sa Catholic. Sige po. Ah, maganda po yan. Ginagano ko lang. Naligtas po ba kayo? Ay, hindi po. Yun. Kailangan niya ang Panginoon. Amen? Kung hindi ka nakahanda, hindi nakahanda yung puso mo. Nakita mo lang mukhang mataray. Kala mo mataray talaga. Mukha lang. Ako nga, mukha akong kontrabida eh. Tingnan ko yung ano. Mukha ba? Suplado ba ako? Di naman, di ba? Sa mukha lang. Pero, yun nga, huwag, hihanda mo yung puso mo, soul winner ka. At pag consistent ka, makikita mo yung sarili mo, ah, hindi naman pala mukhang mataray, mataray na. Hindi pala mukhang karnal, karnal na. Hindi pala mukhang, ano, gano'n na. Okay? So, kailangan, na-realize natin na kailangan natin, kailangan nilang Panginoon. Bulag sila. Even. Okay? Kaya pag consistent ka, yung kabulaga nila, ma-address mo yun. Amen? O para tayong mga doktor dito. Mga hindi lang ophthalmology. Ano ba nag ano? Okay, so, nay, nakadistract to. Okay, number 2. Verse 2, pakibasa po. Ready, go. As Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Okay, tanong ko sa inyo. Sino nagtatanong niyan? Sa inyo? Hindi, pag may nakita kang bulag, magkano bulag to? Nagkasala ba siya? Sino yung tatanong sa inyo ng ganyan? Ha? Ikaw? Minsan? Bakit siya nabulag, di ba? Baka normal lang. Ah, normal lang yun. So, hindi natin alam dapat. Pero tama rin yung minsan kasi pag spiritual, ano? Magkaya, sino ba nagkasala? Pero ang tanong, especially mga bata, may kasalanan na ba yung bata? Okay, unang tanong natin. Wala nang tanong, di ba? Walang kasalanan ng bata para ipanganak siyang bulag. Walang kasalanan ng bata para ipanganak siya kung ano man yan. Ngayon, minsan yung parents, pag, kunwari, mabisyo, okay? Okay, kung anong bagay. Pero ang point ko dito is, walang may kasalanan nun. At sinabi nga ng Panginoon, sabi dito, neither hath this man sinned, nor his parent, but the works of God should be made manifest in him. So, na point number 2 ko, people don't know the purposes of God. Number 1, people are in need. Number 2, people doesn't know. So, kaya tinanong nila ang Panginoon, bakit nga ba ito ganyan? So, pag nag-soul winning ka, malalaman ng tao ngayon, anong purposes ng Diyos, di ba? Ay, soul winning ka, sabihin mo, kailangan maligtas muna tayo, dalawa lang yan. Maligtas ka, pagligtas ka na, glorify God in your life. Paano ka mag-glorify ang Diyos? Kasi nga, pag na-disciple ka na, pag namumuhay ka ng matino, kuna, itong anak ko, ito naman yan, anak ko na yan, anong gusto kong mangyari sa anak ko? Gusto ba maging presidente siya ng Pilipinas para matuwa ako? Hindi naman eh. Gusto ko lang maging maayos siyang bata. Okay, pinanganak siyang lalaki, siyempre, pag hindi na siya, pag nagbakla siya, maaasar ako, hindi lang maaasar. Sabi nga sa inyo, alisin ko dito yan. Kadamage yan. Sakit sa mata yan. Okay? Yun lang, gusto ko, diba? Sa inyo, diba? Hindi ko kailangan maging top 1 kayo eh. Gusto ko lang mag-aral, siyempre maglingkod sa Diyos. Diba? Mag-mature, maging maayos na bata. Paglaki nyo, maayos na yung tao, na Kristiyano. Soul winner din. Okay, kahit di pa soul winner, kasama ka ng soul winner, at least okay na, support the church. Yun na yun eh. Yung mga tao, hindi alam, ako, anong ginagawa ng mga tao? Pag ito, nagkaka, ay, mayroong coronavirus, sisihan na yan. Ay, kasalanan niya ng ano, ng culture, kasi kumakain ako, ay, kasalanan niya ng ano, nako, ang hirap ng ano yun, nakakaasar na magbasa ng, kasi bakit sila nagtuturoan, katulad nito, nagtuturoan sila eh. Kasi hindi nila alam. Ang tamang katotohanan niya sa coronavirus yan, judgment of Diyos, ng Diyos yan. Yan ang tama doon, walang iba yan. Hindi, ginawa ng tao yan. Eh, ba't nga ginawa? Bakit sila inalaw niyo yung sarili nila na gumawa ng ganyan? Kahit gera eh, na-realize nila yan eh. Ba't yan ba tayo nagpapaputukan? Pag nagbasa kayo ng ano, mga documentary, pagkatapos ng aftermath ng gera, naisin nila, ba't nga ba tayo ano, gumastos at nagbombahan? Sabi nila, di ba natin kailangan to eh.
Ganun katanga minsan ang mga tao. Nasa harapan na natin, hindi natin alam kung para saan. Ba't tayo ginilikha ng Diyos? Tanungin natin siya. Ba't mo kami nilikha? Uy, nasa Bible. Hindi yung ikaw yung maggagawa ng sarili mong purpose. Ginawa ko ng Diyos, therefore, gagawa ko ng sarili mong purpose. Hindi ganun. Walang ginawa na sinagsabi, siya yung masusunod. Okay, pwede ba sabihin ng libro, gusto ko, pangkalang ako sa ano. Kaya pampunas ako ng kung ano. Gusto ko, ganun ako, libro ko, gusto ko, pampunas ako. Siya ba magde-decide? O yung gumawa? Tsaka yung may-ari, di ba? So, kaya sino may-ari sa inyo, di ba? 2 Corinthians, ano yun? Kanina? 1 Corinthians 6:19-20. What? Diba? No, you not? Di nyo ba alam, kayo ay sa Diyos pag mga Kristiyano na kayo? Kung Kristiyano ka, kung ligtas ka, nasa iyong Panginoon, binili ka niya eh. Diba? Kaya ka ngayon ligtas, binili ka niya. Anong pinambili niya? Yung dugo niya. Kaya niya binili eh. Siyempre, sabi ng iba, kay Satanas. Hindi naman kay Satanas. Siyempre, sa Diyos Ama. Kailangan tayo sa impyerno kaso binili ka ng Panginoong Jesus. Siya yung nagbayad. Kung ngayon, sarili mo ba yung sarili mo? Hindi na. Dapat, kung na-realize mo yun, ha? So, hindi alam ng tao ang purpose ng Diyos. Ngayon, yung mga soul winner, dyan tayo papasok. Ngayon, kung soul winner ka, parang naggaganyan ka, dapat nga ba tayo nag-soul winner para magparami ng member, ng bira. Hindi mo magaganap, hindi mo magagampanan yung trabaho ng soul winner pag iniisip mo lagi ganun. Normal yun. Maya mong Diyos doon. Tayong gagawa ng gimmick. You win them para maligtas sila. Sabi dito, ito naman, yung sinabi ng Panginoon dito, bakit daw siya bulag? Kita nyo ba yan? Hindi ang nagkasala siya, hindi yung peris siya, pero that the works of God should made manifest in him. Sa Tagalog, para ang makita ng tao, syempre, ang gawain ng Diyos doon sa bulag na yun. At anong alam natin gagawin ng Panginoon sa kanya, di ba? Anong gagawin sa kanya? Papagalingin. Pinanganak na siya, parang example na maganda, di ba? Siya yung gagamitin ng Diyos para maitaas ang pangalan ng Diyos. Mapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. No, again, pwedeng pagalingin lahat ng Diyos automatic. Okay, wala na sagit. Pero hindi niya ginawa yun. Lagi natin tanong sa mga tao. Si Kristo, ba't kailangan mamatay? Hindi na tayo ligtas lahat. Di ba? Make sense kung hindi mo naitindihan yung bagay na to. Pero dito, namimili siya. Specific people, specific time, kung kailan niya papagaling at sino. Amen? So, nung lesson doon, yun, para maintindihan natin na may purposes ang Diyos. Nagpapagaling siya kung kailan niya gusto, at later makikita natin ang nangyari dito. So, punta na tayo doon. Pero mamaya pa yon. Okay, so number 3 muna. Sabi diyan, I must work the works of Him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Ito yung actually pinaka-text natin. Okay? Yung sabi dyan, kailangan kong magtabaho. Diba? Yan yung natin kanina eh. Yung trabaho natin, hindi optional yan. Unless di ka nakakain. Unless bigla kang hindi mo na kailangan ng kung ano man yan. Kailangan magtrabaho, diba? Ito, sinasabi ko sa mga anak ko, aral na naman. Trabaho mo ngayon, mga bata, ang trabaho niyo, mag-aral, sumunod din. Minsan, ay utos na naman si nanay, buhay mo yan. Yan ang buhay natin. So ngayon tayo, soul winning ang buhay natin. Amen. Wala ang kwentang church kung hindi ka nag-soul winning. Para saan ka? Amen. Diba? Para saan may church? Hindi, manahit ako yung iba, nagpapayaman lang. Gagaya ka pa, dadagdag ka pa. Tsaka hindi na church yun, pag ganun. Okay? Pero sabi ng Panginoon, I must work. Kailangan ko itong gawin. Bakit? So, number 3 natin, people die. And so, we have limited time. Okay? Dahil ang tao ay hindi nabubuhay pagpakailanman. Kaya kailangan maging consistent tayo sa soul winning. May naligtas this generation, next generation, meron na naman, mga tao. Hindi naman automatic ang kaligtasan. Nakakita ba kayo doon? Ligtas ang tatay ko, ligtas din ako. Hindi ganun. Ikaw pa rin ang mamimili. So, kung hindi tayo maging consistent, itong mga maiiwan natin, hindi consistent, paano yung next generation? Diba? Bahala na sila sa buhay nila. Hindi ka lugod-lugod sa Diyos yun. Amen? Kaya, buhay natin, soul winning,
Kasi may limitadong time tayo. Sabi niya dyan, while it is day. Again, ano to ha? Spiritual, yung pinag-usapan nila. Sinisimbolize yung tao o yung gawain ng tao, noong panahon nila, wala pang katulad natin ng ilaw na maganda. Computer, okay, sa bahay ka lang, work from home. Hindi ganun sa kanila dati. So, ang ginagawa nila, ano, kailan sila nagtatrabaho? Pag-araw. Kasi may araw, siyempre, makapagtanim ka. Makikita mo yung dapat mong, ano, siyempre, yung mga tao, siyempre, gising. Paggabi, wala nang trabaho. So, kinukumpara niya dito ngayon, siya ay aalis din, di ba? Pero especially sa mga tao, mamamatay din tayo. Pagpatay ka na, makapagtrabaho ka pa? Pag matanda ka, makapagtrabaho ka pa? Medyo lang. Pero pagpatay ka na, wala na. Okay? So, kailan ka mag-iipon ng kayamanan sa langit? Habang nasa lupa ka pa, bahay ka pa. Malakas, tama rin yun. Pagdating ng medyo matanda ka na, napansin ko ibang matanda, mga ano na eh. Iba, sumusuko na, iba, minsan pabigat pa. Kasi nga, sabihin nila, tanda na ako, tapos sila pa yung maingay sa church. Tapos mariklamo, ang dami na pupunan niya. Kasi marami silang knowledge, pero hindi nila na-apply, hindi nila nasubukan na sila yung magtrabaho, na mahirap mag-lead, madaling mag-criticize. Madali siya sa church. Yung mayaman, yung mga matanda na hindi na-train. Pabigat yan sa church, madalas. Hindi lahat ha, pero ako, yung magkaroon ng ganun sana dito. Kaya kahit matanda, turuan, mag-submit kayo. Okay? Para hindi kayo maging pabigat, sabi dito, mamamatay ka rin, limitado ang buhay mo. Limitado ang oras mo para ikaw ay mag-soulwinning. So, may consistent ka na ngayon. Kailan ka magsisipag, kailan ka mag-iipon ng kayamanan mo sa langit. Habang nabubuhay ka. Okay? So number one, kailangan ng tao ang Diyos. Kailangan ng tao maligtas. People are in need. People do not know the purposes of God. Tayo makakapag-point nung consistent tayo. Hindi yung nagpapalaki lang ata kayo ng church. People die and so we have limited time. Number four, sabi sa verse 4, sabi dyan, sa 7, isa sa mga dahilan, kaya kahit ako dati, parang takot ako mag-soulwinning. Parang hindi ko maintindihan sa utak ko kung paano yung isang tao, ay ibang religion niya, bakit ako maniniwala, ba't siya maniniwala sa akin? Yun ang totoo. Sabi nga sa inyo, kanina, mukhang matari talaga, nakita mo ba yung nanay? Parang katulong niya yung isa anak nung katulong niya. Parang mga ano daw sila doon, mga extra. May nag-shooting pala doon eh. Nakatambay lang sila doon, kaya tinitingnan ko kanina pa. Gusto ko share ito kasi mamamatay eh. Pero nakaupo lang sila doon. Sige, perfecto. So ngayon, ito yung point ko dito. Nakita nyo ba yung bulag? Pwede bang hindi maniwala sa kanya? Maraming ganun. Naalala nyo yung sampo, di ba? Bulag din yun eh. Marami na sa Bible na hindi naniwala sa Diyos. Dami. Buong Israel nga eh. Naniwala ba sila? Yung pagdating ng Panginoon eh, halos wala nang ano, matino ah. Kunti na lang. So kaya ngayon, natatakot tayo ngayon. Ang magkakaroon tayo ng fear na, baka na hindi maniwala sa akin eh. Pero pag sumama kayo sa Soulwinning, nakita nyo ba yung mga tao? Di ba? Ako, kilala ko dati, mahihain ako eh. Pero nung master ko to, anong kailangan ko ikatakot? Kung tanggihan nila ako, it's not my loss. Di ba? So number four, people can and will obey God and be healed. Okay? People can. Maari at kaya nila. At yung iba dyan mag-disobey, pero iba mag-obey. Diba? Ano sinabi ng bulag? Una sa lahat, siguro hindi niya nakitang durayan. So, sige, nagpaganyan na siya. Eh bakit pa pinaalis siya? Bakit di nalang siya pinagaling doon? Diba? Kailangan pa maghugas. Diba? Lahat to may meaning to eh. Ba't kailangan doon sa river na yun, hindi sa iba? Naalala niyo si Naaman, ano yung sakit niya? The leper. Naaman the leper, di ba? Ganun din. Hindi siya nilabas ni Elisha, di ba? Sinabi lang, ganito, maghugas ka doon. Itong beses. Galit na galit siya. Yun lang. Pero sumunod siya. Gumaling siya. Si blind man, ganun din. Siya ay sumunod. At siya ay naggumaling. Okay, so yun yung point natin, number four. People can and will obey God and be healed.
Huwag mong sabihin ang tatanay nito, mayaman, walang ano. Meron na ba tayong nawi na mayaman? Meron naman, di ba? May naligtas, pero bihira. So, ano, huwag mong laging isipin na, ano, saka na pag ano, pag napunta ako sa neighborhood na, ano, na may hirap lang kasi madali yun eh. Di ba? Ngayon lang ako sa mga bata, subukan nyo rin. Yung mga matandang matigas ang ulo. Ngayon yung mga bata, yung mga babae, medyo di natin inaano. Kasi actually, gawain to ng lalaki. Pero gawain din ng babae. Iba naman, mahihiya naman sa lalaki. Kayo yun, the best dyan. Salpa kayo dyan. Kayo yun. Oo, oh, yung mga bata. Ganda yun ay bata pa to. Nag-repeat siya ng salita ng Diyos. May inspire yun. Kaya dapat mo yung hintayin pa na ano, kaya naman na nila yan eh. Eh, kailan ikaw? Diba? Yung mga matanda rin, eh, sabihin, masyadong bata yung paso, baka nakaka-insecure eh. Eh, kung may matanda rin na mag-aakay sa kanya, marami na na-experience sa buhay. Diba? Mapupunan mo yun, mapupunan mo yun. Kung ikaw ay consistent na soul winner, na ang buhay mo, soul winner, soul winning. People can and will obey God and be healed. Katulad nangyari sa kanya, gumaling siya. Yung tayo sabihin natin, hindi nagagaling yan. Bira, bulag na, bata pa. Pinanganak ng bulag. Ay, well, hindi na maliligtas yan. Iglesia yan eh. Iglesia ni Manalo, mga alay yan. Hindi na maliligtas yan. Mga Mormon. Hindi na maliligtas. Islam, hindi na maliligtas. Walang sinabing ganun dito. Kahit Hudyo pa yan. Yun ang pinakamahirap. Pero pwede pa rin. Kahit Hudyo yan. Depende kung makikinig siya kasi nga. Amen? So, sige, dito tayo sa ano. Magtatagal tayo sa huli. So, 5 tayo. 8 to 12. So, bakit tayo maging consistent sa soul winning? Kasi, nakita nyo dito, ano nangyari sa kanya? Again, di tayo faith healer, ha? I-spiritualize natin kasi yung spiritually blind yung mga tao, okay? So, ginawa ng Panginoon, pinagaling niya, nakakita. So, as a result, ano nangyari? Neighbors therefore, and they wish had seen him, before had seen him, that he was blind, said, is it not this that he has said in bed? Nakilala niya, parang ito yung dating bulag ah. And some said, oh siya nga, sabi, hindi, mukha lang niya. Sabi ng isa, paano nangyari yun? Okay? At sinabi niya, nagkwento na siya ngayon, patotoo, no? Ang isang tao na pangalan na Jesus, yung gumawa ng clay, ginamot ako, basically, ako'y nakakita. So, makikita nyo dito, inisa-isa niya kung ano yung ginawa ng Panginoon. So, anong gusto kong point dito? Point number 5, people will take notice and seek the Lord. Okay? Bakit kailangan tayo maging consistent? Yung iba dyan, hindi pa nila, ano, kasi medyo ma-pride pa, hindi makikinig sa atin. Pero pag may nakita sila, anak nila, for example, ang tigas ng ulo ng anak ko, naligtas. Kaya yung kapitbahay ko dyan na, ano, talagang bulag, spiritually. Loko-loko, naligtas. Ano mangyayari nun? Sila lang yung naligtas? Sa ngayon, sila lang. Pero makikita nung ibang tao, di ba? People will take notice. Di pa ito yun? Hindi yun yun. Hindi siya talaga yun eh. Yan yung dating adik dyan eh. Yan yung dating ano eh. Tamad eh, yung dating ano. Dating basag ulo eh. Dating ano dyan. Hindi mabuting bata dyan. Ngayon, Kristiyano na. Diba? Bakit tayo may kailangan consistent? Kasi pag may nakakita ng ganyan, sabihin natin sila mahirap i-reach, pero yung isang na-reach natin, either kamag-anak nila o kilala nilang loko-loko, tapos naligtas, nakikita nila yon, okay? People will take notice and seek the Lord. Dahil nakita nila, yan o, sabi dyan, nasa na siya? Diba? Where is he? Maraming tao ngayon hindi naghahanap sa Panginoon. Sino ba yun? Pero pag may nakita silang naligtas, na bago yung buhay, anong gagawin nila? Maghahanap din sila ako. Mayroon din ako isa pang anak, gusto ko mabago rin yung buhay. Ako mismo. Diba? Yung sabi ni Ate Mary kapon eh. Apat yung anak niya, puro lalaki. Naglilingkod naman daw sa Panginoon, pero medyo may kalungkutan siya na sinabi niya sa akin. Pero kaya, nakikita ko naman yung sabihin na siguro, aplastikan lang. O kaya nagising parang yung kilala namin dati sa macho, may ganun eh. Mga kwero, malaki siya talagang maganda yung boses, kaso sila yung naumuna sa kalokohan.
pati sa CAT. Alam ng mga tao, nakwel sila, tapos sila yung loko-loko. Okay? Maganda, pag naligtas yun, people will seek the Lord. Amen? Amen. Kaya huwag kayong ano, panghinaan. Buhay na natin yung soul winning na yan. Lagi na yan. Hindi tayong mag-arap ng ibang style, ng ibang ano, gimmick. Yan ang paraan ng Panginoon. Okay? Sabi nga niya sa verse 4, yan ang trabaho niya. Sabi dyan, sige, tapusin natin dito. Ngayon, bakit nga kailangan tayo maging consistent? Kasi hindi laging ganun. Merong kalaban. Okay? Last ko lang na point, people will oppose and would the would-be believers. Tagalog, kaya kailangan tayo maging consistent kasi may mga tao dyan na kakalabanin tayo. People will oppose the would-be believers. Ibig sabihin, yung mga pwede sanang maligtas, gustong maniwala, eh mayroong kalaban ngayon. Nasabihin, ay, huwag ka na makinig dyan, huwag ka na mag-church dyan, huwag ka na kasi nasabihin nila madalas. Ito, sinabi dito. Ito na yung medyo nakakatawa eh. Okay, ano nangyari dyan? O, sila yung dinala sa Pharisee. Ay, yung Pharisee, ito yung mga, ano to, yung mga bida-bida to eh. Ayaw nila ng ano, sila yung bida. Spiritually, ha? Anong ginawa nila? Unang nila napansin, oh, kailan niya ginawa yun? Oh, Sabbath day, bawal yun. Ano mas importante, yung may gumaling sa sakit niya? Oh, sumunod sa kautosan nila na sila lang nagutos. Diba? Mali naman interpretation nila sa Bible. Ay, dapat di ka magtabaho, hindi. Ang ibig sabihin niya, sa kaligtasan yan. Sa kaligtasan, di ka magtabaho para maligtas. Maganda yung magtabaho, pero hindi sa kaligtasan. Yun ang una napansin. Sa halip na, praise the Lord, mayroong bulang nakakita, praise the Lord. Ang unang nakita, kailan na ginawa? Oops, para makapulis. Unang nakita yung masama. Sa palagay lang nila, hindi nga masama yun eh. Kaya anong ginawa nila? Aba, hindi maniwala. Tinanong ulit. Okay, ito yung pangilan na to. Una, okay? Unang tanong, paano ka nakakita? Sinabi niya, nilagyan ng clay, si Jesus, nilagyan ng clay. Nagrugas ako, nakakita na ako. Ay, hindi naman sa Diyos yung Jesus na yan eh. Imposible yan. Okay? At bakit hindi siya sa Diyos? Kasi hindi siya nangigip na Sabbath day. Kikita niyo lang gano'ng kademonyo itong mga Sabbath. SDA na to. Ganun yung mga yan, di ba? Aniwala kayo. O kayo ba, nag-keep ng Sabbath? Therefore, di kayo tunay, kami ang tunay. Oh. Sino nagsabi ng mga Pharisee? Di ba? Ay, hindi pwede yun. Hindi siya makakapag. Ano sabi? Yung ibang tao naman, sabi, ay, imposible yun. Sa Diyos siya kasi nakakapagano siya ng miracle eh. So nakita niyo yun, ano yung nangyari? Dahil may si ang Panginoong Jesus, ay siyempre, Panginoon siya, siya yung tunay, nagpagaling siya, at yung iba ay kumukonta sa kanya. Ano nangyari? Pansinin niyo to, there was a division among them. So huwag kayong magugulat pag soul winner kayo, ay, magdi-divide sila yung pamilya niya, bakit ko sa soul win yung anak, baka magalit yung tatay. Huwag na tayo mag soul winning, mali yun. Dapat expected na natin yun. Diba? Sabi nga sa inyo, sinigawan. Expect nyo na yun. Huwag nyo i-take sa sarili, sinigawan ako, therefore mali yun. Hindi mali yun. Timing lang at ang ganito gagawin natin ha, kung pwede tayo magpaalam, magpaalam tayo. Kung hindi, may sariling kaluluwa yan, lalo na pag teenager na yan. Wala ka nang kailangang pagpaalaman kung gospel ang dala mo. Ngayon, kung sisingilin mo sila ng ano, oh, pupunta kami ng Baguio, sama ka sa amin ha, hindi mo na tinanong yung magulang, mali yun. Okay, nagpaalam ka naman sa magulang mo. Yan, okay. Hindi natin gagawin yun, ha? Ganun din sa church, di ba? Mayroon tayong dito, event. Paalam tayo sa magulang. Pero kung gospel lang ang dala mo, ito ang paraan para maligtas. Hindi mo kailangan magpaalam. Sabi ng Panginoon kahit nga sa Acts, di ba? Pinagbabawalan din sila. Ano sabi ni Peter? And James, and John. We should obey God rather than man. Ano importante? Kaligtasan nila o hindi magalit sa kanyang magulang nila? Importante na hindi magalit magulang, pero mas importante maligtas muna sila. Amen? Amen. Yung nakikita lang dito, yung division na yan, sabihin na, ah, nakakapag-divide kayo. Good. Okay. Kasi yung Panginoon, nagde-divide talaga.
Pero sa magandang paraan na di-divide yung mga ligtas sa hindi ligtas, ay magandang division yun. Gusto mo magkasama lahat sila. Hindi. Hindi realistic yun. Kaya yung point dyan is, people will oppose. Pag hindi ka consistent, may opposition, ano mangyayari? Eh, hindi, parang hindi tayo mag-away-away, bayaan nyo na sila. Ngayon, ituloy natin to, ha? Okay, tinanong na kanina, sabi hindi pwede yun. Tinanong ulit nila. They say to the blind man again, ang alawa, what sayest thou of him that hath opened? Anong masasabi mo si kay Jesus na yan? Okay? Ay, sabi siyempre nung isa. Ayun, sabi. Sabi niya, he is a prophet. Preacher to. Totoong preacher. Okay? Ay, hindi ako naniwala. Nakita niyo yung kabulagan itong mga to? Sila yung bulag eh. Nakita nila yung miracle, alam, kilala na yun, na bulag, pinagaling, walang ibang dong mangyayari kundi talaga miracle ng Diyos. Especially, hindi naman naglingkod kay Satanas yung blind, di ba talagang wala eh. Siya ay poor, wala siyang kayang, you know, pinagaling siya ng Diyos. So yun ay evidence dapat, makikita natin na dapat makita nila sa Diyos yun. Pero hindi, hindi ako naniniwala, the Jews did not believe concerning him. Na hindi naman talaga bulag yan, siguro may towing lang. From birth. Okay? O, di, tawagin natin yung, sino mong, kanino mong anak to? O, tinanong niya, pangatlong beses, ha? Yung mga nanay, tatay na, tanda na nung ano, ha? Pero kailangan tanongin natin yung nanay, tatay. And as they're saying, is this your son? Totoo ba na siya bulag na, bata pa siya? Paano siya nakakita? O, paano, naging yung sisig yun, sa, alam niyo, ganyan nangyari sa atin. Pag hindi mo na paliwanag na maayos sa mga sinosolwin mo, tatanungin din siya, iba, ano sinabi siya, maligtas na daw ako. Paano ka naligtas? Tatanungin sila, so supposedly sa atin sila pumunta, pero hindi, no? Sila'y tatanungin para i-post tayo yung tinanim natin sa taong yan. Ngayon, kung talagang ligtas yun, alam niya. Eh, nasabi sa Bible eh. Kaya sinabi dito, hindi pa ganun kanon siya, no? Hindi pa ka-expert sa eye care si blind. Ang alam lang niya, dati siyang hindi nakakita. Yan, sabi niya mamaya yun eh. Kanina hindi siya nakakita, ngayon nakakita na siya. Yun ang alam ko, sabi niya. Mamaya tayo doon. Pero sabi ng magulang niya, may exception pala yung magulang niya, alam ng magulang niya na yung mga Hudyo sila eh. Pag sinabi si Jesus ay prophet, oy, ayoko na sa'yo. Hindi na sila patutuloyin sa sinagog. Eh, sinabi dito. Okay? Kaya sinabi ng magulang, eh, sa tanongin niyo siya. Which is tama naman, di ba? Ang tanda na ng tao. Ako pa, magulang pa. Tatanungin nyo kung bakit siya nakakita. Hindi ko naman nakita yun. Tanungin mo siya. So nakita nyo yung gano'ng kaloko itong mga to. Dinamay yung tao, dinamay yung magulang. Eh paano kung tanungin niya? Kung nari, si Salim, ba't ka umatin dyan? Ba't umatin? Tanungin mo nga yung magulang mo. Diba? Parang tayo sa school. Pag pinatawag mo yung magulang mo, matindi yun. Ngayon yung mga school, siguro may karapatan sila in a way, pero kaya nga kami homeschool eh. I believe, ang pinaka talaga yung mga magulang. Hindi, wala silang ano doon. But anyway, itong mga to, feeling sila yung authority, pinatawag yung magulang, hindi na lang tinanong yung mismo nakita. But anyway, bandang ulit, tinuro ulit sila doon. Eh, siya na tanungin mo, siya tanungin mo, he shall speak of himself. Ayun na nga yun. O, di tinawag na naman yung diba? Okay, yung isa, yung blind, yung magulang. Tinawag ulit yung bulag dati. Ito yung sabi dito, give God the praise. So medyo may accusation. Kasi ang feeling nila, kung si Kristo talaga, si Jesus mismo yung nagpagaling sa'yo, parang di mo binibigyan ng praise ng Diyos. Inakusahan na naman siya. We know that this man has seen. Yun yung problema kasi nila, nakita nyo yun. Kaya hindi sila maniwala sa isang miracle na talagang kitang-kita na. Kasi unang assumption nila na si Kristo, Jesus, na makasalanan, hindi naman makasalanan, na wala naman silang mga iba itong kasalanan. Kung mababato yun, Sabbath day. Napakababaw, di ba? And he answered and said, whether it be seen or no, one thing I know, now, that whereas I was blind, now I see. Nasabi ko kanina. Minsan yung mga convert natin, kaya ang nakita mo yung ginagawa natin, kaligtasan, kaligtasan, sinabi ng Diyos, minsan hindi nga tayo mapakilala. Ako ulit si Pastor Ace, huwag mo makalimutan ha. Hindi na importante yan eh. Binigyan natin ng Bible para meron silang ano,
Pero hindi naman importante kung sino tayo, kaya sabi dito eh. Basta ang importante, pag alis mo doon, alam niyang ligtas siya. Ang Diyos ang nagsabi, nangako sa kanya, totoo yun, okay? Itong taong to, ganun siya eh. Alam ko kanina, bulaga ako, ngayon nakakita na ako, lang naman sabihin ko sa demonyo yun. Hindi ko naman siya deny, hindi naman ako gumawa ng claimant para sa kanya. Pagalingin mo ako ha, magnanakaw ako para sa'yo. Hindi naman ganun eh. Libre. Kaya alam niya sa Diyos yun. Ngayon, ganun din tayo, kaya yun ang ginagawa. Maingat kayo dyan. Huwag nang soul winning tayo, huwag niyong ano, baka gawin niyo pang ano yan. O doon na kayo sa amin. Gusto niyo mapunta sa impyerno, doon kayo sa amin. Huwag nang ililigaw ha. Huwag nang hina kayo, baka... Kaya sabi dyan, oh. Eh, tinanong ulit siya. Pang ina na yun. Pang lima na, na hindi ko na bilang isa eh. Ngayon, ito, napikon na rin yung bulag. Sabi niya, sinabi ko na nga sa inyo eh. Ba't ba gustong marinig ulit? Gusto niyo bang maging disipulo niya? Hindi, napikon na yung ano. So, pang lima na kasi, di ba? And they reviled him, thou art his disciple, but we are Moses' disciple. Nakita niyo yun? Nililigaw nila. Ayaw nilang maniwala sa totoong source, ang Panginoon. Meron silang alternative, okay? May alternative church sila. Oh, ayaw namin ng baptist eh. Basta, ayaw namin. Kahit nakita kong totoo yan, ayaw pa rin namin. O, gawa kami ng sarili namin. Meron kami victory. Meron kami CCF dito. Bakit ba? Kala nyo kayo lang magaling. Tama ba yung kaligtasan nyo? Huwag na mag-usapan nyo. Basta meron din kami. Yan ang sasabi niya dito eh. We have Moses. Disipulo kami ni Moses. Paano nangyari yun? Sabi ng Panginoon na saan ba yun? Doon sa isang part ata yun. Sa kabila, sa verse chapter 8. Okay? Sabi doon, if you were Moses' disciple, you would believe me. Yung sabi ni Jesus. So, ibig sabihin nito, anong ano natin dito? Conclusion. Sinasabi nilang Moses' disciple sila, pero di sila talaga disciple ni Moses. Amen? So, yun na po yun. So, natin na, ang message lang natin, ang soul winning, trabaho na natin yan. Hindi yan hobby. Hindi yan optional. Okay? Trabaho natin, ang gawin natin para sa pangailangan ng tao, para maintindihan nila ang purpose ng Diyos. At tayo din, para tayo magkaroon ng rewards. Hindi yan forever tayo may pagkakataon na mag soul winning. Yung mga taong yan, susunod dyan. Yung iba dyan, hindi lahat. Okay? Yung iba dyan ay makikilala ng Diyos dahil may naligtas na iba. At lastly, bakit kailangan tayo maging consistent? Kasi may mag-o-oppose. Pag hindi ka consistent, mayroong masasabi sa'yo, ba't ngayon dati nag-soul winning ka na suminto ka ng ilang taon? Sigurado ka ba talaga dyan? Diba? Eh, no, tinanong-tanong siya, bakit siya tinatanong? Kasi baka hindi siya sigurado. Ganun tayo, diba? Okay, kaya pag tinanong ka, consistent ka, alam mo. Ba't ka nag-soul winning? Kailangan kong gawin to. Para maligtas yung iba. Ano? Ikaw, ligtas ka na ba? Sila na yung, So, parang yung si ano, di ba? Ginagawa rin namin. Ano sinasabi nyo? Eh, di ba pwedeng pigiin eh. Ginagawa rin namin, lumalabas din kami. Pero hindi kayo ligtas. Ano, tinuturo nyo sa kanila? Eh, parang lumapit sa Diyos. Para saan? Di ba? Okay, so ito lang gusto kong last na verse. Sabi dito sa John 4:34, Jesus said unto him, to them, my meat is to do the will of him that sent me to finish his work. Okay, kailangan natin ng trabaho. Sorry, kailangan natin may gawin. At trabaho natin, kailangan natin tapusin yung trabaho. Again, si Jesus do, pinagawa sa kanya ang Ama. Pero, ito ay pinasa sa atin. Karamihan do, pinasa sa atin. Soul winning. Sabi niya, my meat is to do. Ano yung sabihin ng meat? Sa Bible, sabi ng meat is pagkain. Diba? Hindi yan laman, ha? Sa Bible, sa King James, yung flesh is ang laman. Pero yung meat is... So, paano kang kumakain? Kumakain ka ba? Mamaya, kain ba kayo? Mamaya, soul winning time. Mga ganun. Isipin kasama niyo sa diet mo. Kung kumakain ka consistently, dapat soul winning, consistent din. Kasi ang pahawag ng Panginoon doon sa kanyang gawain ay para lang siya kumakain. Amen? Amen. So, soul winning is life. Dapat yun ang ating motto.
Okay, hindi basketball kung ano pa dyan. Alam ko niya kung makikita lang dyan si ano, donation na. Okay, let's pray. Pakinamayap, salamat. At itindihan nawa namin, Lord, as kahit bagong church ito, Lord, maging trademark na namin ito, Lord, as all winning is life. This is what we will do. Kahit po kami hanggang pagtanda namin, Panginoon, hanggang kami kunin nyo na. Sabi katulad sabi ng kanta, Panginoon. Soul winner for Jesus. So we pray na ang gawin na lang namin dito, Lord, itulungan din yung iba para maging soul winner din sila. Kami, improve namin yung aming sariling soul winning. Tingnan namin, Panginoon, na hindi ito repetitive task lang na gagawin lang para dahil kailangan gawin ito. Ay, kailangan talagang gawin. Therefore, we should be very good at this, Panginoon. So we pray na kayo po lagi tutulong. Maraming salamat sa mga ginagawa sa aming buhay. Mga blessing, Panginoon, but especially, Lord, kayo po samahan nyo kami sa ganitong ministry. Sabi Church, Panginoon, kayo pang mula lahat. Lagi, in Jesus' name we pray. Amen. Ganda tayo, isa.